Magandang gabi, guys. Okay, magkwentuhan lang tayo. Nais ko lang balikan sana yung tayo ay mga kabataan pa. Siguro lahat naman tayo mayroong mga experience na hindi natin malilimutan nung tayo ay bata pa, kung anong buhay natin nung tayo ay maliliit pa, nung tayo ay mga nasa probinsya pa. Alam naman natin lahat na halos mayroon tayong mga kanya-kanyang probinsya. So gusto ko lang sana i-share lahat ng naranasan ko. I think mayroon din ditong makarelate ng kwento ng buhay na isang mahirap na pamumuhay sa probinsya. So punta tayo nung year 1970. Actually, hindi 1970, 1981, yeah. When I was 6 years old. Yeah, 6 years old. I remember when I'm 6 years old, ang buhay namin sa probinsya nung araw, ang papa ko, ang tatay ko, is just yung laki sa hirap. As in, laki sa hirap. Nandun na po yung minsan hindi makakain, minsan walang masaing. Kasi yung lugar ng papa ko nung araw, siyempre, ako kasi naalala ko yung buhay-buhay namin noon when I'm 6 years old. Kasi hindi ko na masyado yung natandaan nung, siguro lahat naman tayo, 4 or 5 years old, medyo aalanganin pa natin matandaan yung kung ano mga nangyayari noon. So, ang papa ko noon, nakikita ko, lahat gagawin niya, lahat susubukin niya para lang kumita, para mapakain niya sa amin ng mama ko at ako pa lang noon. So lahat ng trabaho sa bukid, nung araw ang hanap buhay kasi nila doon ay yung kukuha ka ng puno ng kahoy. Puno ng kahoy bago gagawin. Alam niyo po ba yung uling? Yung ginagamit pang saing. Sa, kahit dito ginagamit sa pang ihaw. So yun yung unang, kumbaga yun yung natandaan kong ginagawa ng papa ko nung araw na trabaho, yung mabilis na trabaho para magkaroon ng pera na pwedeng pambili ng sabihin na natin minsan isa dalawang kilong bigas para lang may maisaing sa araw-araw naming buhay. So doon, noon kasi siyempre hindi pa naman natin ramdam yung, hindi pa naman natin exactly anong hirap na nararamdaman ng magulang natin nung tayo panahon na ganun pa lang ang edad natin. Nandun yung mangunguha sila ng mayroong kasing isang parang baging sa probinsya namin na tuwing tag-araw
mayroon siyang puno, tapos susundan mo yung kung saan siya, halimbawa yung pinaka bagging niya nandun sa ibabaw ng puno ng kahoy, susundan mo yun kung nasaan yung pinaka puno, tapos hukayin mo, mayroon kayong makukuha na parang ang laman niya ay parang kamuting kahoy, parang ganun. Huhukayin mo yun, minsan hinuhukay yung lampas tao bago mo makuha. Alam niyo yun, yung bago mo siya makuha, sobrang hirap, sobrang tagal, huhukayin mo siya ng isipin mo halos lampas tao para makuha mo lang siya. Para masurvive mo na, makuha mo siya, maiuwi mo sa bahay mo. Buti sana kung malapit lang sa bahay mo yung lugar na kukuhanan ng ganun. Pero lalakbayin mo pa ng minsan isang oras, dalawang oras bago ka makarating dun sa bundok na kukuhanan noon. Ganun ang buhay nung araw. Pag-uwi sa bahay, dala-dala lang papa ko yun, tuwang-tuwa ako noon kasi mayroon kaming kakainin. Mayroon kaming maghapon na namang, kumbaga makasurvive na naman kami maghapon. Pero ang isip, siyempre ang isip natin noon, makakain lang. Yun lang yung ano natin noon eh, yung tayo bata eh, ang pangarap lang natin paano tayo kumain, makakain sa buong araw. Diba, hindi pa naman natin iniisip yung kung saan kuhanin at saan kukuhanin yung kakainin natin. Hindi ho kami nagkakaroon noon ng sabihin natin, mayroon kang iinumin. Hindi kagaya ng panahon ngayon, mayroon kang iinumin juice, mayroon kang iinumin soft drinks, mayroon kang iinumin kung ano-anong mga pampalamig. Kasi nung araw dun sa lugar ng papa ko, as in, walang kuryente lahat. Sa bayan lang ang mayroong kuryente, mayroong ilaw. Kasi yung lugar namin na yon, lugar ng papa ko nung araw, as in ang biyahe doon, may oras. Sa isang araw, dalawang sasakyan lang ang dadaan. Mula sa bahay namin hanggang doon sa bayan, minsan inaabot ng isa't kalahating oras yung paglalakbay ng jeep lang nung araw. Tapos yung dinadaanan niya, as in baku-baku, rough road, minsan mayroon pang pag yung ulan-ulan, ang sama ng kalsada kasi pag dinadaanan siya ng tubig, sobrang hirap, sobrang inagusan siya ng tubig. Ang mangyayari, para magkakaroon siya ng kanal-kanal dun sa may mga pinaka-rough road, pag dumadaan yung sasakyan, napakahirap, halos matutumba na. Kung minsan halos naga-unbalance na yung sasakyan, yung gulong, sobrang hirap guys. Nandun na yung punong-puno yung loob ng jeep. Kasi dalawang jeep lang ang dadaan sa araw mismo na yun. Araw-araw, dalawang jeep lang ang dadaan. May oras yun. Pag hindi ka nakasakay dun sa unang trip ng dadaan na jeep na yun sa umaga, ang sunod na nadadaan na hapon na ulit. Pag hindi ka nakasakay dun sa panghapon na yun, wala ka ng masakyan. No choice ka na, hindi ka nang kailangan pumunta ng bayan o kung saan man pupunta na kailangan mo ng masakyan. Kasi wala na talagang ibang masakyan doon. Kasi dong araw, pag pupunta ka doon sa halimbawa sa mga baryo-baryo or sitio lang na malapit sa inyo, ang sasakyan lang doon ay kalabaw. O di kaya kalabaw baka. Ganun po. So, back to 6 years old ako noon. Ang hirap, ganun ang buhay. As in, walang ilaw. Pagdating ng alas 5 ng hapon, kailangan nakapagsaing na, nakakain na kayo. Ganun. So, ang mangyayari noon, pagdating ng
wala na, lulubog na yung araw, kailangan na sa loob na kayo ng bahay. Ganun ang buhay ng probinsya. Pagkatapos ng isang araw na yun, nakakain na kayo, nakatulog kayo, tahimik na buong gabi. Ako isa, ang sarap ng tulog ko, syempre bata pa ako, pero ang mama, papa ko, ang nangyayari, kinabukasan nag-iisip na naman kung ano na naman ang kakainin. Yung lugar kasi namin na yun, as in bundok siya. Pag nakita mo yung bundok, aakyatin mo, as in bundok pa rin siya. So, ganun po yung sitwasyon. So, kayo siguro guys, kung yung mga taga-probinsya dyan, malamang 100% itong kwento ko ay alam na alam nyo to. Siguradong nakaka-relate kayo nito. So, nandun na yung kinabukasan, hindi na naman alam ng magulang mo, ng papa ko, kung ano na naman gagawin, ano na naman hanap buhay ang susubukin para lang magkaroon ng pambili ng pagkain. So yun guys, araw-araw na routine namin sa buhay namin ganun. Pag kami ay pumupunta sa bayan, pag bihirang bihira kasi ang bayan namin noon, once a week lang merong parang anong tawag doon, parang palengke day, o parang ganun, na nandun na lahat, nandun na yung mga maraming tindang tinapay, maraming tindang ice candy, maraming ukay-ukay, kumbaga nandun lahat sa araw na yon. So napakaswerte ng isang linggo na yon kung ang mama ko ay makapunta ng bayan para mamalingke. Alam niyo yun guys, sa hirap ng buhay, sa hirap kumita ng pera, magkaroon mo ng pera, kailangan i-priority yung pagkain mo sa araw-araw. Hindi ko naranasan noon na kakain ka ng masasarap sa restaurant. Never namin naranasan yan noon. So, kahit nga yung ilaw niyo mga ginagamit, na kung tawagin dito sa Maynila ay gasira, kailang tipirin mo yung gas para aabot kung kailan magkakaroon ulit ng panibagong pambili ng gas. So ganun kahirap ang buhay sa probinsya, hindi kagaya ngayong panahon natin. Hi guys, na maraming pagbabago. Naranasan ko pong walang tsinelas nung araw. Naranasan kong kumain ng mais kasi wala kaming masaing kanin. Alam niyo yun guys, na gusto mong kumain ng masarap, gusto mong kumain ng hindi mo nakakain, hindi mo pwedeng gawin kasi wala kayong pambili. So, ang hirap ng maging mahirap. So, when I was 6 years old, ganun po ang mga nararanasan ko sa probinsya. Kawawang-kawawang papa ko, araw-araw na sa bukid, araw-araw aakyat, mangunguha ng puno ng kahoy para gawing uling, maibenta, may pambili ng pagkain. So guys, yan muna ang part 1 o episode 1 ng buhay ni Rogin Panglibar na galing probinsya. So guys, pa-subscribe ng ating YouTube channel. Follow and subscribe po. Pa-share para po
Nasubaybayan po ang buhay ni Rogin Paclibar na taga-probinsya. Okay guys? Guys, subscribe itong live ay itong video natin para po masusubaybayan po natin ang buhay probinsya ni Mr. Rogin Paclibar. Maraming maraming salamat po. Please subscribe my channel, mga madam, mga sir. Bye! Thank you very much sa papanonood po. Maraming salamat.